Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon guys, I'll be talking about crafting naman no, sa ating Axie Homeland. And this is already part 4 of my Axie Homeland series. At yung series na to guys, do take note, ina-assume na meron lang tayong Altar of Vatia level 5. No? So ang intention ko talaga is ito na yung last part. But it's possible na I may come up with other contents pa should I find things na worth sharing. Anyway, usapang crafting na nga tayo. So, Haseyo, ano ba yung mga kinakraft natin dito na item? So, from the previous video, no, binanggit na natin yung mga structure na nagka-craft. So, related lang dun guys. Ito yung mga binanggit natin na items in general na pwede nating i-craft at ibenta sa ating Lunacia natives, no? Namely, foods, potions, shells, weapons, armors, at accessories. So, later, we'll go into detail, no? Like yung mga specifics, no? Nitong mga bagay na nakikita natin ngayon. Starting with foods, no? So, yung food natin, alam natin, ginagawa natin yan dun sa tinatawag na Cuddle Kitchen, no? At ito nga yung itsura. At kung titignan natin yung Altar of Vatia natin, assuming level 5 nga tayo, pwede na nating ma-max out guys yung ating Cuddle Kitchen, no? Level 1, 2, 3, 4. So hanggang dito lang naman siya. Now, tignan na natin guys yung mga pwede nating ma-craft dito, no? So ito guys yung pwede nating ma-craft, no? Dun sa ating Cuddle Kitchen level 1. So as you can see, medyo marami guys. 13 lahat yan. At dito guys, makikita natin yan, no? Yung mga requirements bago mabuo yung mga ano nga, yung mga makikita natin dun sa Cuddle Kitchen level 1, namely bread, yan, noodle, grilled corn, sugar, Lunacian fries, yan, steamed rice, apple jam, orange jam, strawberry jam, boiled egg, steamed chicken, steamed pork, at lastly guys yung ating butter. Okay, at dito guys sa taas makikita nyo kung ano yung mga requirements para ma-craft yung mga binanggit ko kanina. Now, alam natin guys, binibenta yun sa Lunacia natives at meron yung mga effects, no? Yung mga kinakraft natin dito, may mga respective effects yan. So, sa detailed info nung bawat kinakraft natin, makikita natin guys kung ano yung ginagawa nila. Kagaya nitong bread, increase max HP. Itong noodle at saka sugar guys, ingredient siya for other crafting items. So, in other words, no, bawal siyang ibenta sa Lunacia natives itong dalawang to guys, no. Itong grilled corn, yan, max energy daw. Lunacian fries, pampataas ng attack. Steamed rice, pampataas ng magic attack. Next, apple jam guys, pampataas ng defense. Orange jam, magic resistance. Strawberry jam, ailment resistance. Boiled egg para sa accuracy. Steamed chicken para sa dodge. At steamed pork para sa crit chance, no. And then lastly guys, yung ating butter. So kagaya nung kanina guys, yung ating noodle and sugar, yung butter is an ingredient for crafting other items. Alright? So yan yung laman ng ating Cuddle Kitchen level 1. Now sa Cuddle Kitchen level 2 naman natin, ito guys, mas marami pa tayong makikita dito. 15 yan guys. At ito guys, yung mga ingredients, no, para mabuo yung mga yon. So ano ba yung mga nandun sa mga picture na yon? Namely, boiled carrot, cabbage, apple juice, orange juice, strawberry juice, peach juice, grilled banana, sliced watermelon, deluxe fruit plate, fried pork, cream, bread with apple jam, bread with orange jam, bread with strawberry jam, and lastly guys, yung butter corn, no? At if you look further pa, makikita natin kung ano yung ginagawa ng bawat kinakraft natin dyan. Kagaya nitong boiled carrot na nagpapataas ng attack by 100. Boiled cabbage, nagpapataas ng magic attack by 50. Apple juice, about defense. Orange juice, magic resistance. Strawberry juice, ailment resistance. Peach juice, ayan, magic resistance tsaka ailment resistance. Yung grilled banana para sa speed. Slice watermelon para pataas daw ng stress limit, no? And then deluxe fruit plate, rather,
pampataas ng defense, magic resistance, tsaka ailment resistance, no? Yung fried pork naman para sa crit chance, cream, crit damage, and then yung bread with apple jam, pampataas ng HP at tsaka ng defense, no? Dito naman yung orange jam naman, HP din, tapos magic resistance. Ito naman, HP tsaka ailment resistance. And lastly guys, yung ating butter corn, nagpapataas ng max energy. Okay? So maraming stats ang natatamaan ng mga kinakraft natin dito, and it may take a while guys, no, bago natin ma-master kung ano yung best na ipagamit sa mga Lunatian natives natin para mas umangat pa tayo dun sa passive adventure. Anyway, yan yung Cuddle Kitchen level 2. So ang dami guys. And then sa level 3, ayan, medyo nabawasan na. 8 na lang sila dito guys, no? Tignan natin kung ano yung mga yon. So we have here pumpkin soup, salad guys, pickled peach, banana juice, watermelon juice, extra deluxe fruit plate, grilled steak, at butter chicken. So mas kumunti na sila ngayon. At ano ba yung mga ginagawa ng mga binanggit natin? So yung pumpkin soup para sa endurance, salad para sa attack at max energy, pickled peach, okay, this is for magic resistance and ailment resistance, banana juice para sa speed, okay, watermelon juice para sa stress limit, and then yung extra deluxe fruit plate para sa magic resistance, ailment resistance, speed, at saka stress limit. So ang dami, no? Yung grilled steak naman, pampataas ng power, and then yung butter chicken, pampataas ng dodge. Okay? So ang dami, no? Yan yung sa ating Cuddle Kitchen level 3. And then lastly guys, yung huling level ng ating Cuddle Kitchen, yung ating Cuddle Kitchen level 4, ito yung mga pwede nating makraft, at ito sila, no? Yung grilled lamb chop, ramen, deluxe ramen, steak and fries, fried rice, yan, deluxe fried rice. So ito guys, rice to, ito pork, no, medyo natakpan na kasi marami. Okay, fruit and vegetable salad, donut, pumpkin pie, at saka yung meat pie. So ito guys, ano to, beef to, ito sugar, no, natakpan lang kasi apat yung hinihingi eh, pero nilista ko naman. So ano naman ginagawa nung huli, no? So, i-assume ko, yun na yung may pinakamalakas na effect, no, out of the many, kasi nga, huling level na yan eh. So, ano ba ginagawa ng mga to? So, itong una, increase power, endurance, dexterity, and agility. Ang dami, no? Ito, crit chance, pampataas. Ito, crit chance din, at pampataas din ng accuracy. Okay? Ito, power. Ito, magic attack. At saka yung magic pierce, no? Ito, magic attack din, at saka magic pierce. Ayan. Ito, pampataas ng attack, max energy, defense, magic resistance, at saka ailment resistance. Ito naman, pampataas ng HP by 350, so mataas yun. Ito, endurance. Ito naman, attack, crit chance, tsaka crit damage. Okay? So, yun yung mga stats, no, na ginagalaw ng ating mga food dyan. At dyan tayo may pinakamarami. So, there you have it, guys, no, for the foods, no, ang dami, no. Now, talon tayo sa sunod. Potions naman, guys. Potions. So, yung related na structure for potions would be bubbling bar, and kung level 5 ang iyong Altar of Atia, ang maximum level lang ng iyong bubbling bar is level 2. So, level 2 lang, guys, ipapakita natin dito. At ito na nga siya. Ayan. So, sa level 1, we can only craft small health potion. Pero, pag level 2 na tayo, yan, meron tayong apat dito, no, yung medium health potion, small energy potion, small potion of resistance, and small potion of cure disease, no. So ano ba yung ginagawa ng mga yon? So itong small health potion, yan, heal 15% of max HP. Itong medium, heal 20% max HP. Itong small energy potion, heal 15% max energy. And then itong resistance, increase magic resistance by 10, and then itong huli guys, increase ailment resistance by 10. Okay? Right now guys, hindi ko pa fino-focus, no, yung mga specific na kinakraft ko. Ang focus ko lang talaga kasi right now is makaipon ng gold, no.
So whatever I can craft easy, yun yung kinakraft natin at yun yung binibenta natin. Pero syempre, pag na-reach na natin yung point na na-max out na lahat ng mga structures natin, we may consider improving no yung things na binubuo natin para dun sa ating mga Lunacia natives. But anyway, right now, ang focus pa rin naman is yung coins, no? Next, yung shells naman. So yung shells, binanggit ko sa last video na ang related structure would be a big boomer. At kung meron kang Altar of Atea level 5, so malalaman natin dito guys na level 1 lang yung pwede nating ma-reach na big boomer, no? So dito, makikita nyo guys, yung level 1 na big boomer, ang pwede lang nating ma-craft is yung cotton paper. At para magawa yun, kailangan mo ng cotton, as you can see here. At unfortunately guys, this is an ingredient for crafting other items. So yeah, meron tayong big boomer na responsible sa pagcraft ng shells. Unfortunately, hindi pa tayo pwede makakraft kasi yung level 1, ang pwede lang makraft doon is yung materials pa lang para doon sa gagawin nating shells, no? So dito guys, wala pa tayo talaga. Okay? So pag level 5 atiya ka, meron kang big boomer, wala ka pang magagawa doon. Pero pwede ka na mag-ipon ng cotton paper. Okay? Next tayo guys, yung ating weapons naman. So sa weapons, no? Unlike yung mga nauna, except yung shell kasi hindi ako sure kung paano yung rarity dito, pero I think wala namang rarity dito, like common lahat. Now sa weapons kasi, hindi lang sa weapons, sa armors din tsaka sa accessories, merong rarity aside from dun sa mga nauna na common lang. So dito merong uncommon, rare, epic, legendary tsaka mythical, no? Depende sa swerte kasi minsan bigla na lang lalabas. At malalaman mo yung rarity nila based dun sa border nung ano, nung weapon na ikakraft mo. Anyway, Altar of Atea level 5 will allow you to have yung hammer hut, no, at level 3. Okay? So level 3 lang guys ipapakita natin, no. Hanggang level 3 lang. So yung level 1 guys ng hammer hut, ito yung mga pwede nating makraft, no. So ano yung mga yan? So yan yung ating copper sword, no. Stone hammer, copper hammer, ay, yeah, hammer, wooden staff, long bow, wooden arrow, and then yung ating stone arrow. At syempre, dito yung mga materials, no? Alam na natin yan, binanggit ko na yan, no? Dun sa ating producing part, no? At ano naman ginagawa ng mga weapon na yun? So, for your reference, guys, ito yung ginagawa niya, no? Now, yung mga signs dyan, right now, hindi ko muna pinapansin, no? Again, naka-focus lang tayo sa pag-generate ng gold, pero yeah, later on siguro I'll be talking about this and yeah, try to figure out which one is best, no? Whenever we dispatch, no, our adventurers. But anyway, for reference ng mga alam na kung paano 'to nag-work, nilagay ko na rin dito, no. So 'yan yung level 1, guys, 'yan, yung pitong 'yan. Now, sa level 2, okay, meron tayong apat na additional, namely bronze sword, bronze hammer, silver staff, tsaka recurve bow. Okay? At yan guys yung mga materials, no? Alam na natin yan. Again, nabanggit ko na yun dun sa producing part, no? Kagaya nitong mga metal na to. Ito galing sa animal pasture. At syempre ito, wood lang naman to. At ito guys, dun sa gawaan ng gem, no? Anyway, for the reference of those who need the stats, no? For every weapon dun sa ang tawag dun? Sa level 2 ng ating hammer hut, ito guys yung information, no? Next guys, yung hammer hut level 3, no? May level 4 pa ba guys, pero yun nga, hanggang level 3 lang yung hammer hut natin right now. So, yeah. So dito meron ulit tayong additional na tatlo na pwedeng ma-craft, namely iron sword, iron hammer, gold staff, tsaka iron arrow, no? At ito guys yung mga materials na kailangan para ma-craft sila. And then for the reference of the people who need, ito yung stats na binibigay nila, no? Just to share, right now, ang kinakraft ko itong ano, iron hammer. Medyo magaan kasi yung requirements. Pero that's just me, no? That's just me. Malay natin, mas mataas yung benta nito. Hindi ko pa kasi na-check guys yung mga selling price ng bawat isa. It may be a content, no? Eventually, isa-isayin ko tapos aalamin ko kung sino yung pinaka magandang ibenta or pinaka
optimal na i-craft para maka-earn ng gold, but it will be in a different video na lang. Okay, so again, ito yung stats na binibigay. At yun na guys, no, yung para sa ating weapons, no? Now we jump to the next one, yung ating armor. So same thing with weapons, may mga rarity din. And sa Altar Vatia level 5, ang maximum natin na level dito is level 3. So yung 3 levels lang muna ipapakita natin. Starting with level 1 guys, ito yung mga pwede nating makraft. Ano-ano yung mga yan? Yan yung pumpkin helm, wooden helm, copper helm, wooden armor, copper armor, wooden shield, stone shield, tsaka copper shield. So yun yung mga requirements, no? For the reference, no, of those who need the stats, no, provided by these items, no, ito na sila guys. Okay, so yun yung mga ginagawa nilang ambag, no, dun sa mga adventurer. Now sa level 2, meron tayong additional na 6. So ano-ano yung mga yan? Namely, wool hat, bronze helm, cotton shirt, leather armor, bronze armor, tsaka bronze shield, no? Nung time na nandito pa lang ako, ang kinakraft ko madalas yung bronze shield, no? Kasi parang kalmado lang siya, eh. Anyway, ano ba yung mga ginagawa nila? Ano yung mga affected stats? So for the reference of those who need them, guys, ito na sila. And then so there you have it, guys. For ano level na yan? Level 2, no? So next level guys, yung level 3. So meron ulit tayong additional na 4, namely iron helm, iron chain mail, iron plate mail, tsaka iron shield. So ngayon, ang kinakarap ko itong iron shield, no? Kasi mukhang magaan ito, ang gastos eh. Pero baka malaki yung selling price nito, I don't know, no? But yeah, yan yung mga ano, yan yung mga ingredients, no, para mabuo to, makraft. At for the reference of those who need the stats, no? Ayan guys yung mga stats provided. So medyo tumataas na yung mga numbers natin dito, no? Ayan. As you can see here, itong iron shield natin, 25 copies ang meron tayo. Okay? So yan na guys, no, for our armors. We jump to the last part. Last part na ba to? Yeah, last part na guys, yung accessories, no? So accessories, again, binanggit ko na kanina, meron ding rarity, no? Okay, pwede ka rin makakuha ng mythical na accessory. At sa Altar of Atia level 5, no? Level 1 lang guys yung pwede nating ma-reach. So level 1 lang yung ma-showcase ko ngayon. So sa level 1 ng Fancy Facets, yun yung tawag guys sa structure, Fancy Facets. Pwede tayo makapag-craft ng 6 na bagay. Pero yung isa dito guys, bawal ibenta, itong pinakauna. Okay, I'll let you see. So itong silver ring guys, requirement to para makraft yung mga ring talaga. So ito guys, bawal tong ibenta sa Lunasia natives, no? Ang mga pwede nating mabenta, yung ating silver amethyst ring, silver emerald ring, silver ruby ring, silver topaz ring, at silver diamond ring. So ang ginagawa ko ito, okay? I mean, hindi ko pa na-testing lahat, no? Pero napansin ko medyo mataas yung price ng silver diamond. Although hindi ko pa na-confirm lahat. So, pero dahil napansin ko mataas to, dito na ako nag-spam guys sa silver diamond ring. Okay? Just to share lang. At ito guys yung stats nila. Okay? So kung mapansin nyo guys, itong silver ring, wala naman siyang ginagawa guys. Material lang siya. And then, ito, meron silang mga icon dyan. Magkakaiba guys. So iba-iba yung ginagawa nila. Tapos itong silver diamond ring, mapansin natin, medyo all around, no? Medyo all around yung stats na tinatamaan, na I think yun yung reason kung bakit medyo mahal to, no? Pero again, hindi ko pa na-check yung mga selling price dito, pero I will assume pare-pareho lang to. Except to. Kasi kita naman sa stats, ang laki eh, no? Alright. So yan na guys yung sa ating accessories. And there you have it guys, no? For our crafting video dito nga sa Axie Homeland, I hope na-appreciate nyo yung kinover natin so far from gathering, building, producing, and then yung ngayon nga guys, crafting, no? At kung na-appreciate naman guys, don't forget to like and subscribe, at see you sa ating next video. Maraming salamat.